Hi, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Welcome back to my video at andito tayo ngayon, magluluto tayo ng croissant. At ito yung mga ingredients natin. Mayroon tayong zatar, ito yung pampalaman natin mamaya. Lalagyan lang natin ng olive oil, okay. At mayroon tayong butter na 250 gram. Pang-layer natin to mamaya siya. Pero dito muna tayo sa mayroon tayong 250 ml na gatas, mayroong 7 gram na yeast, okay, 1 and a half na salt, mayroon tayong 3 tablespoon na sugar, at may 25 gram na butter, melted butter, at yung 400 grams na flour natin. Kaya ito yung gatas ay maaligam-gam to na siya. Para sa ano natin, yeast, di ba? Para sa yeast. At ibubuhos natin siya dito, mga kalangga to dyan. At isusunod natin ang isusunod natin yung sugar. Okay. At yung yeast. At ihalo natin siya ng mabuti, mga kalangga ko dyan. At isusunod natin yung flour natin. At as usual, salain natin at pakunti-unti ang paglagay natin. Okay, at ilagay natin ang asin. Ilagay natin yung asin natin. At mix natin siya, mga kalangga ko dyan. Minitan natin ng spatula. Ngayon, ilalagay natin yung butter. At ihalo natin siya, mga kalangga ko dyan. Ihalo ulit. Gamit. Ihalo ng ihalo natin siya, yung butter. Natin siya tatanggalin, mga kalangga ko dyan, at ilalagay dito para masahin natin. Okay. 5 minutes lang, mga kalangga, ang pagmamasa natin dito. Saka naman natin ilalagay na uli sa okay, tama na siya, mga kalangga ko dyan. I-round lang natin. Okay. Okay. At dito lalagay natin ng konting oil. At ilagay natin siya dito, mga kalangga ko dyan. At pupunas at tatakpan natin siya ng cling plastic. Pwede pa. Yung tatakpan natin siya. Okay.
tatakpan natin ang cloth. Ganyan lang siya mga kalangga ko dyan. Buksan natin mga kalangga ko dyan. Ayan, umangat na. Ayan, umangat na siya. Angat na. Kaya, lalagyan natin dito na oil. Okay. At itabi natin to mga ano natin. Parang lumaki yung ano natin. Okay. Baliktarin natin. Ayan na siya. Diyan na siya, mga kalangga ko dyan. Okay. Ano natin siya. Okay. I-divide natin siya ng 10. Okay. Gamitan natin siya ng 10. 1, 2, 3, 5. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Kaya 10 siya. Ngayon bibilugin natin mga kalangga ko dyan. Okay. Bibilugin natin. At ilalagay natin siya dito sa ilalagay natin sa tabi. Yung nabilog natin. Yan, nabilog na siya. Lagay natin. Okay. Ganunin siya. Tapos, saka, bilugin natin. Pwede ba? Diyan na siya. Tapuan natin siya na plastic. Mga kalangga ko dyan. Tayo natin siya ng mga 10 minutes. 10 minutes lang siya mga kalangga. Takpan natin ng 10 minutes. Saka natin gagawin ng mga bilog-bilog din siya at layer-layer natin. Matrabaho pala tong croissant. Matrabaho din pala. Hintay lang natin siya ng 10 minutes mga kalangga ko dyan. Okay. Ito na siya mga kalangga ko dyan. Okay. Ngayon, ganunin natin siya. Bibilugin. Okay. Lagyan natin ng oil uli. Okay. Saka dito. At yung rolling pin natin, ilagyan natin ng oil. Okay?
parang di siya dumikit. Ganun lang natin siya. Yung sampo na to, ganun din siya. Okay? Tabi natin. Okay? Tabi natin siya dito. Tapos, next. Okay? Ganun lang siya. Tula dito din ang gagawin natin. Itong sampo. Ito, tapos na siya. Tapos ko na nagawa, mga kalangga ko yan. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa pinggan, sa plato, at lalagyan natin ng ano, mga kalangga ko dyan, melted na butter. Okay, 1 teaspoon ang ilalagay natin. Ano natin yung sa edges niya, hindi natin siya lalagyan dito lang, kailangan mayroon siyang gap mula sa ano niya, edges. Okay. Same procedure siya, mga kalangga ko dyan. At ito naman, lagay na naman natin uli. Okay. Okay. 1 teaspoon na naman na butter. Paggawa ng croissant. O, diba? Ganito lang siya. Eh, tapos na siya, mga kalangga ko dyan. Ito na siya ang last. Okay? Kaya, tatakpan na natin siya ng takpan natin siya uli ng cling plastic. Ito siya. Tatakpan natin. At ilagay siya natin sa breads ng 1 oras. Saka natin gawin yung susunod na paraan. Dito na siya. Okay. Ilalagay natin siya sa breads ng 1 oras, mga kalangga ko dyan. Kaya abangan natin. Ngayon ay 3 o'clock and 45 minutes. Kaya 1 hour din to siya.